Pauwiin na si Vicky ng hapong iyon nang maraanan ng kanyang kotse si Kyle. Naglalakad ito sa gilid ng kalsada. Binusinahan niya ito at itinabi niya ang sasakyan. "Sumabay ka na sa akin!" Alok niya rito habang nakasungaw ang kanyang ulo sa binubuksan niyang bintana. Lumapit ito sa kanya. "Malapit na lang naman ang tinutuluyan ko. Salamat na lang. Mararaanan ko naman yata ang sa inyo. Sumabay ka na." Giit pa rin niya. Nagpatiuna naman ito. "Bakit naglalakad ka lang?" Nagtatakang tanong niya nang umuusad na sila. "Malapit lang kasi ang inuupahan kong apartment dito. May 3 block lang." "Mabuti naman. Makakalculate mo ang tamang oras ng pagpasok dahil hindi ka matatraffic. Unlike sa tulad kong medyo malayo ang bahay." Isang bahagyang ngiti lamang ang iginanti nito roon. Saglit pa, itinuro na nito sa kanya kung saan ito bababa. Nang makapaba na ito, ay wari may lungkot na biglang lumukob sa kanya. Pinilit naman niyang palisin ang gayong pakiramdam. "Nagmamadali ka ba?" Naudlot ang kanyang pag-usad sa sinabi nito. "Bakit mo tinatanong?" "Baka lang kako, pwede mo akong samahang magmerienda." Sandali siyang nag-atubili, ngunit nanaig ang korsinidad na makita ang tinitirhan nito. "Sure!" Nakalalay pa ito sa kanya habang bumababa siya mula sa kanyang kotse. Maliit lamang na apartment ang inuupahan nito. Halatang bagong pinta. Iilan din lamang ang kasangkapan na pawang necessities lamang. Garden seat ang nasa sala sa halip na sofa. Bahagi pa rin marahil ng pagtitipid nito sa espasyo. Tanaw mula sa munting sala ang dining at kitchen area. Doon siya dinala ni Kyle at pinaupo sa harap ng pandalawahang dining table. May isinalang ito sa microwave oven bago nagtimpla ng juice. Nagulat pa siya nang pagbukas ng oven ay ihain nito sa mesa ang isang buong crust ng homemade pizza pie. Kompleto iyon sa mga ricado mula sa button mushroom, sausages hanggang sa melted cheese. "Ikaw ang gumawa nito?" tanong niyang hindi makapaniwala. Bahagya nitong ikinibit ang mga balikat. "Wala kasi akong magawa pagkagaling ng office." Kumuha siya ng isang hiwa at kinagatan iyon. Napakasarap niyon at may karapatan nga itong magyaya sa kanya ng merienda. "You mean, ikaw rin ang nagmasa ng pie crust?" "Hindi, may nabibili namang gawa na sa grocery." "Solo ka pala rito?" Aniya pagkalipas ng 2 hiwa ng pizza. Nangangapal siya ng maitatanong dito sapagkat disconcerted na siya sa mga mapanuot na tingin nito. "Yeah." "May mga magulang ka pa ba? Mga kapatid?" "Yeah." "Sa Batangas sila nakatira?" "Yes." Halos ubos ng pizza nang magpaalam siya rito. "Masarap kang gumawa ng pizza pie. Salamat, nabusog ako. I think I have to go." Bahagyang ngiti at tangol lamang ang itinugon nito. Inihatid naman siya nito hanggang sa tabi ng kanyang kotse. Niwalang salitang nagnulas mula sa bibig nito nang umusad na ang kanyang sasakyan. Nakita pa niya sa rear view mirror na nakatayo pa rin ito roon at nakatanaw sa kanya kahit malayo na siya. "Why is he like that? Parang napaka-misteryoso niya. Hindi ko naman masabing mahihain siya. Pero bakit napakatipid niyang sumagot at magsalita?" Ipinilig niya ang kanyang ulo. Bakit ba niya pinag-aaksayahang isipin si Kyle? Never underestimate the power of seemingly small or significant events. They can be the seeds of our precious defining moments of life. Good day. Pumasok si Vicky ng araw na yun nang may kakaibang sigla. Naiimpluwensyahan na talaga siya ng mga magagandang text messages ng kanyang anonymous texter. Para talaga itong anghel, iniimagine niya ang anyo nitong may pakpak at nakasuot ng puti. Pero talagang hindi babae ang lumalabas sa kanyang imahinasyon. Biblically speaking, ay lalaki lang naman daw talaga ang mga anghel, tulad ni Gabriel at Michael the Archangel. Gwapo ang anghel na lumabas sa kanyang imahinasyon. Makinis ang mukha,
at tumatagos sa kaluluwa kung tumingin. Mauumbok ang muzzles na ipilig niyang bigla ang kanyang ulo. Mukha ni Kyle ang nakikita niya sa kanyang balintataw. Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone. Sylvia! Natuwa siya sa distraction nito. Ano? Kailan ka dadalaw rito sa bakulod? Anito sa kabilang linya. Hayaan mo kapag maluwag na ang schedule ko. Next month na ang child dedication ni MJ. Paalala nito. Child dedication? Protestant si Ido, remember? Oo nga pala. Hindi pagbibinyag ang tawag sa kanila. Kung next month na siya i-dedicate, baka sa araw na iyon na rin ako pupunta riyan. By that time naman siguro hindi na ako masyadong busy. Matapos ang ilan pang minuto ng pag-usap ay nagpaalam na rin ito. Sumapit ang tanghalian. Schedule ng luncheon meeting ni Vicky kay Mr. De Leon. Kilala niya kung ano ang ugali ng kliyente nilang iyon. May pagkabastos at ang tingin yata sa lahat ng mga babae ay sex object. Normally, si Lynn ang isinasama niya sa pakikipag-meeting dito. Ngunit, sa pagkakataong iyon ay si Kyle ang isinama niya. Sa isang pamusong restaurant sa Makati Avenue, ang meeting place nila ni Mr. De Leon. Nauna silang dumating ni Kyle, ngunit wala pang 5 minuto ang lumipas ay dumating na rin ang kanyang kliyente. Ipinakilala niya rito ang kanyang personal assistant. Walang interes na tinanungan lamang ito ni Mr. De Leon. Nagsimula ang diskusyon nila nito na ipinagpasalamat niyang naging maayos naman. Nag-intimidate siguro ito sa laki ni Kyle at mabuti naman. Subalit, bago magtapos ang kanilang meeting, nakapagpahabol ito ng isang kumintong ikinapang-init ng kanyang ulo. Lalaki pala ang kinuha mong personal assistant. How convenient. Malisyoso nitong saag. Kumunot ang noo niya. What do you mean? Come on, Miss Castor. He's your personal assistant. Anitong may diin sa salitang personal. Happens all the time. Pahabol pa nitong hindi nawawala ang malisyosong ngiti. You are disgusting. Maanghang niyang saad matapos makuha ang ibig nitong sabihin. Huwag mong ipare sa iyo ang lahat ng tao. Nagmamalinis ka pa. Ganti naman ito sa mas malakas na tinig. Namalayan niyang naglingunan sa kanila ang mga tao sa loob ng restaurant. Kung hindi ko pa alam kung ano talaga ang gusto ng mga katulad mong tigang, bago pa siya nakapag-isip, lumagapak na ang kamay niya sa pisngi nito. Sa sulok ng kanyang mga mata ay nakita niyang napatayo na si Kyle. Tumayo na rin si Mr. De Leon, sabay kuha ng baso ng iniinom nitong Four Seasons juice. Bago pa niya mahulaan ang gagawin nito, nakatapat na ang tall glass sa kanyang ulo na maagap namang naagaw ni Kyle. Gayunpaman ay natapunan pa rin siya sa kanyang balikat. Noon lamang marahil napunan ni Mr. De Leon ang anyo ni Kyle. Napaatras ito. Tela, naramdaman na hindi ito sasantuhin ng malaking kamao ng kanyang personal assistant. Oh, our deal is still on, Miss Castor. I'm sorry. Anitong nagmamadali nang lumabas ng restaurant. Napakapastos! Napakarumi ng utak! Gigil pa rin niyang sabi. Hinawakan naman siya ni Kyle sa siko at iginiya na palabas ng restaurant. Ito pa rin ang nagmaniho ng sasakyan niya pabalik sa opisina. Sinikap naman niyang punasan ng panyo ang basa niyang balikat, ngunit halata pa rin sa kanyang kulay cremang blusa ang mapulang kulay ng juice. Nanlalagkit na rin ang pakiramdam niya ng oras ngayon. Kung hindi nga lamang may meeting siya sa operations manager ng kumpanya ng Una imidya ay uuwi na lamang siya sa kanilang bahay. Nagtaka siya nang sa halip na tumuloy sila sa opisina ay inihinto ni Kyle ang kotse sa tapat ng apartment nito. Bakit? Tanong niya bago pa man ito makababa ng sasakyan. Kailangan mong magpalit ng gamit. Hindi ka maaaring humarap sa kamiting mo nang ganyan ang ayos mo. Maotoridad nitong sabi bago tuluyang bumaba at umikot para pagbuksan siya ng pinto. Pero wala akong pamalit. Well, find something. Mahihinuha ang katiyakan sa tinig nito.
Dinala siya nito sa ikalawang palapag ng apartment na nahinuha niyang sa mismong silid nito. Naiwan siya malapit sa pinto. Ito naman ay naghalungkat sa closet. Pagpuan ay inabutan siya nito ng isang terrycloth robe at isang face towel. Iyon ang bathroom. Toro nito sa pintong nakapinid sa isang panid ng silid. Kubalin mo muna ang blouse mo para malabhan. Ano? Paano pa ito matutuyo? 1:30 ang meeting ko. Almost 1 na. Trust me. Marahang wika nito at iniwan na siya sa silid matapos hataking pasara ang pinto. Mina, dali niya ang paglilinis sa kanyang braso at balikat. Panlalaki ang sabong nakita niya roon, ngunit may choice pa ba siya kundi pagtiyagaan na lamang iyon. Kip-kip niya ang harapan ng napakaluwang na roba habang hawak naman niya sa isang kamay ang kanyang hinubad na blusa. Nang lumabas siya ng silid ay nakita niyang naghihintay si Kyle sa landing ng hagdan. Walang salitang kinuha nito ang kanyang blouse at bumaba na. Nang maiwan, hindi niya alam kung maghihintay siya sa silid nito o susundan ito sa ibaba. Ipinasya na lamang niyang sundan na nga ito sa ibaba. Binabanlawan na ni Kyle ang balikat at manggas ng kanyang blusa nang datnan niya ito sa maliit na laundry area. Ang bilis naman itong nasabon ang damit ko, sa isip niya. Nang mapiga iyon ni Kyle, ibinalot nito sa isang tuyong face towel ang basang bahagi ng kanyang damit at inilagay iyon sa loob ng spin dryer ng washing machine. Nang matapos iyong umikot at hanguin na nito ang damit, tuyo na iyon. Paplantsahin ko na lang, anito. Ako na, sabi niya, sabay hila ng kanyang damit mula sa kamay nito. Sa ginagawa niyang iyon, lumadlad ang maluwang na harapan ng suot niyang roba at nalantad ang dibdib niyang bracer lamang ang saplot. Mabilis niyang nayakap ang sarili, ngunit tiyak niyang nakita na iyon ni Kyle dahil kaharap lamang niya ito. Nagulat lamang ito ng bahagya, ngunit liban doon ay wala na. Hayaan mong ako na. Wika na naman ito sa maautoridad na tinig. Hinayaan na lamang niya ito. Good news. Wala pang 2 linggo kaming magkakilala, pero nasuot na kami sa ganitong nakakainis at nakakatawang sitwasyon. Kung bakit naman kasi, hindi ko napigilan ang sarili ko sa harap ng bastos na dilyon na yun kanina. Nasa gayon siyang pagmumuni-muni nang tawagin siya ni Kyle mula sa tuktok ng hagdan. Magbihis ka na. 1:15 ay suot na niya ang plantsyado niyang blusa. Wala na ang bakas ng juice doon. Salamat Kyle, kung hindi sa'yo. Itinaas nito ang isang kamay bilang pagsansala sa kanya. Iginiya na siya nito palabas ng apartment. Diretso sa kanyang kotse. Eksaktong 1:30 ay tumuntong siya sa conference room ng kumpanya. Mga ka-lovely, hintayin niyo po ang part 4 sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. Huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. At sa mga gustong magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. At sa mga nais magpadala ng mga sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email, linlove7@gmail.com o di kaya sa aking FB, Lovely Co. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.